Magandang umaga po sa inyo lahat. Depende na ho sa estado ng inyong umaga, mga boss. Sa state of mind, depende kasi good morning pa rin ho sa lahat ho ng mga tumututuko sa atin sa ibang dagat dito man sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa 9 na ho ng Marso, Huwebes. Good morning! Well, kung kayo ba ay nagkape, mas maganda magkape ho muna mga bossings para sa umaga para makabuelo ho tayo ng konti. Paboritong inumin ho ninyo tulad ho ng tsaa, tsokolate, kape. At iba naman, para mainitan na sikmura, aros kaldo, champorado, lahat ho na lugaw, gawin nyo na lang ho, mainitan na sikmura, especially ho doon sa mga senior o yung nagkakaedad na tulad ng aking cameraman si James. Milagro nandito ho ngayon at nakapasok at hindi nang sumasakit yung kasukasuan. Sa mga senior ho natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Millennial man kayo, kayo ho'y nasa bahay ngayon, nanunood or di kaya tulog pa rin o yung iba dyan. Hanggang madaling araw, sige, ay social media to the max. Ito hong aking sasabihin, ano, I'm not in the business of counting ilan na hong na-infect, ilan na hong tinamaan ng coronavirus, ilan na ho yung namatay, at ilan na ho sa bansa natin, lahat na ho sa buong mundo. I'm not in the business sa akin ho. Ito lang aking sasabihin ngayon, mga boss. Sa kasalukuyang sitwasyon natin sa bansa ho natin, mga bossing, ay kinakailangan ho talaga natin pairal yung takot ho natin at pangamba na dapat umiral sa atin. Kung pag-uusapan ho ay coronavirus at COVID-19, ang pag-iingat ay nasa sa atin. Responsibilidad natin lahat yan. Alam niyo mga bossing, di bali na maging praning. Wala namang masama ang pagiging praning sa panahon ngayon. Huwag naman yung nagpapanik ka. Okay lang maging praning. Yung pag-iingat, labis. Di bali na ang labis ng pag-iingat mo, tatawagin kang praning at tinatawanan ka, okay lang. Mas maganda na hong maingat tayo. Kung tayo ho, ganun, at maging maingat tayo sa dito ho sa sinasabi nating virus na ito. Kaligtasan mo, kaligtasan ko. At kaligtasan ng pamilya natin, kaligtasan ng komunidad natin, kaligtasan ho ng siyudad natin, kinaroroonan natin, kaligtasan ng buong bansa at kaligtasan ho, buong mundo na kinakailang pag-iingat. Ang pag-iingat mga bossing. Sumunod, huwag kang pasaway, huwag kang kumontra, huwag kang paepal, huwag kang pa-social media, mga millennial, huwag nyo hong ito papakita, huwag nyo hong gayahin tong babaeng influencer sa ibang bansa. Abay mga bossing, kung kayo ho'y kumakaayan, dinilaan ho yung sinasabing toilet bowl ng eroplano para lang sabihin coronavirus, may itsura pero ang utak nito, ewan natin, may corona na ate. Lagyan ko na ng corona. Mantakin nyo, do not do this. Kung sakali mga anak ninyo nanunood ho, at kung kayo ho'y mga magulang at sigurado tulog pa mga anak ninyo dahil syempre social media pa more. Nakakalimutan na ho natin, baka sa loob ho tayo ng bahay, hindi tayo lumalabas sa mga anak natin kung ano anong pinupuntahan. Nakita ho yan, iyan ho'y kumalat ho eh. Ay alam nyo ginawa nitong kapare-paepal lang, ito ho'y kuminsyang hindi naman natin sinasabi, may mga millennial responsable, inodoro ng aeroplano ba naman, dilaan mo yung toilet seat, siguro pinanasin ng alcohol. Ay alam nyo ho't eh, para lang... Kinuna niya sarili niya sa loob ng eroplano para nung siya sinasabing TikTok coronavirus challenge. Mga kalokohan talaga ng mga millennial. Kuminsan, hindi naman natin lalahat kasi kuminsan iba dyan just for fun. This is not fun. Tulad ho itong sinasabi natin. Ganun ho. Siguro gusto na ito, decidido na sa buhay. Ang mga anak nyo, mga magulang, bantayan nyo. Kasi baka mamaya kung saan pumupunta at napunta dyan, nakita nyo ho. Everybody. Kung kayo'y bantayan nyo ho ang mga anak natin, ang mga anak ho natin na pinababayaan lang natin, baka maya sa loob ng kwarto, kung anong mabuti sana kung ganyan, iba gayahin. Bakang unidoro ninyo sa bahay ninyo, ganun din, sabihin, tulad ginawa niyo, tapos magpipicture din. Abay, batukan nyo na lang. Pero huwag nyo papakita kasi child abuse yun. Tayo lang, sa panaginip na lang, inisip mo na lang kunyari, para mawalang stress na lang mga bossing. Balikan ho natin mga boss. Ang pag-iingat ho'y nasa atin lahat, ano? Everybody's talking about yung mga developments dito ho sa Quezon City. Marami pa ay mas maganda siguro mga boss. Pakilala ho. Ako ho, si Ben Bitag.
Si Bitag House, kilala sa Bitag. At magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Kami ho'y napapanood sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission. Teknolohiya ho na kami hindi na pumupunta sa studio ng television, so safe ho tayo. At kami ho rito, we practice social distancing. Makasama ho natin, distansya ho tayo rito. Bagamat wala ho akong mask, preneng ho ako. Kung maaari, nakakahiya siguro mag-e-air, nakamask ho tayo. Marayo ho mga distance ng aking cameraman, 1, 2, at yung aking nandiyan sa prompter, sa loob, etc. So, kami ho'y safe. We're broadcasting live sa, dito ho sa Rich Wolf Center, 102 Timog Avenue sa Quezon City. At lapit-lapit na ho kami dyan sa GMA 7. We're just a stone throw away. Ngayon, ang aming fiber optic transmission, binabato ho namin sa PTV4, the official channel ho ng Bitag Live. And this is all itong sinasabing issues, analysis, and also news. Ngayon, mga bossing, kami ho'y ito na ho. Nagsasabi sa inyo magandang umaga, PTV4 nationwide at nationwide. Napapanood Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang ho dyan, mga boss, kami ho'y hindi lang all nationwide kundi worldwide ho sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV Bitag Official and then of course yung aming Facebook page at Bitag Live. Kahapon mga boss, kung inyo maalaala, abay, inumpisahan ho natin kasi baka nakakalimutan ng ibang mga kagawad ho ng barangay natin sa lugar natin. This is the time na kinakailang maging aktibo ho sila. Kaya lang, idinulog ho natin kay Barangay Affairs Undersecretary Yusek Dino. At tumawag ho siya sa atin ay, abay, totoo pala, ang daming tatamad-tamad na mga chairman. Kuha nga tayo ng update. Magandang umaga po sa inyo. Yusek Martin Dino, DILG Barangay Affairs. Sir. Magandang umaga, Idol Ben, at sa ating mga tagapakinig sa iyong programa. Sir, magandang ito ho'y, kami ho'y kukuha ng update sa inyo. Hindi naman ho sa kami naghahanap ng mali. Bagkos para naman ay ang mga kababayan ho natin matuto at medyo nagmamasid kasi talaga ang serbisyo ng barangay kinakailangan sa krisis ho ngayon. Eh, hindi ho maganda ang dating yung iba nagsasabong pero siguro naman sir, nagbigay na ho tayo ng warning kahapon sa pamamagitan ng inyong pagsasalita rito. Meron ho ba kayo mga listahan ho, sir, na kung saan sa mga rehiyon o probinsya na nakaabot sa inyo sa pamamagitan ng mga sumbong na maaring hindi na naigagawa yung trabaho, nagagampanan o basura man yan o kung ano mga bagay niyo, chairman, na nowhere to be found, sir? Actually, meron tayo ngayong Emergency Operation Center dito sa DILG. Okay. Na kung saan pwedeng tumawag yung ating mga mamamayan kung ano yung nauobserbahan nila sa kanilang barangay. Kaya meron tayong 24/7 na nakabantay doon at nagre-receive sila ng tawag all over the Philippines. Okay. At saka, siyempre, may number ho kayo, sir? Natin Luzon. May pwede ho ba silang magpadala, tawag, o di kaya, sir, something to do with the, yung mga bagay na makakaabot ho sa inyo at medyo agad? Oo, kamukha nung merong mga tao sa amin. Yung isa dito, concerned citizen sa barangay na nagkaisang na yun, Quezon City. Mm-hmm. Ang reklamo niya, marami pa rin daw tao sa labas ng at hindi sinisita ng barangay. Kaya dito, kailangan talaga natin ng complete vigilant ng barangay. Pagka matigas ang ulo, tawagin nila yung sa presinto. Okay. Para talagang kami nga ako, recommendation ko dito, pagka talaga matigas ang ulo, arestuhin na dahil buhay ng tao nga ang pinoproteksyonan natin dito, hindi lang naman yung buhay nila. Dahil pagka nagkahawa-hawa yan, kamukha yung isang nangyari kahapon sa Las Piñas na kung saan nag-viral. Nung nagpamigay ng pagkain yung allegedly yung local official doon, eh Diyos ko po, nagkumpula ng mga tao, nagdikit-dikit. Nako. Tapos muntik na magkaroon ng dahil ang gulo-gulo talaga. Eh hindi ho ganun yung ginagawa, yung ating inuutos sa kanila na kailangan merong social distancing. Okay. Na hindi magkadikit-dikit. Mm-hmm. Eh biro nyo, lalo na yun, kung nagsisisigaw na, eh di talsikan yung laway doon. Itong mga bagay na to, meron tayo nag-complain dito sa Barangay Santa Ana, Tagaytay, Taytay Rizal. Ito naman, ang napansin nung tumawag sa atin, yung mga bombay, labas-masok, no, hindi sila tinasuhay ng tanod. Diba?
hindi natin maalis na ngayon lang talaga nila matatagpuan yung umutang sa kanila sa bahay. Pero oo nga, tama na, no? Hindi pwede to. Mm-hmm. Dahil unang-una, talagang kailangan walang gumagala-gala sa karsada. So, Yusek, naging malikhain na rin pangungulekta ng utang dahil nasa bahay na. Kaya ang mga Bombay, pumapasok na sa mga kumakatok na. Utang mo, bayaran mo. Correct. At saka siguradong hindi na siya makakatakbo dahil may utos na nasa bahay lang. Mm-mm-mm. Oo. Tapos ito, Barangay 1, Pasay, 1745 Kongyeking mm-hmm. Street. Okay. Gabi-gabi ang inuman. Hindi pwede na. Bakwal na po. Hindi pwede po na may umiinom na sa karsada at saka yung mga nagsusugal. Okay. Mahigpit na ibinabawal. Doon lang sila sa loob ng bahay. Sir, mayroon tanong lang ako, sir. Hindi kaya baka kinukulang yung mga barangay talud natin or barangay chairman na napaka-special sa mga lugar na medyo matao. Paano ho natin makontain to? Kasi kung minsan, parang ano ho sila eh? Parang medyo Kaya nga kailangan talaga sa barangay na yung pulis eh. Kasi kamukha nang nangyari sa China, talagang kadakan po may pulis. Saka pagka naglakad ka, sisitayin ka. Ayun. Pag ano ka, huhulihin ka talaga. Mm-hmm. Kasi hanggat hindi natin ginagawa to, okay. They keep on going out. Ito naman, ang pinag-uusapan natin dito, na masunod yung pinag-uutos ni Secretary Anyo ayon sa direktiba ng Department of Health natin. Dahil ang sabi ko nga ang mga tao ngayon vigilante na rin kamukha nito ha. Okay. Queens Row, Block 3, Bagong Silang. Nako. Ang Molino, Cavite. Ang reklamo nila tupada. Nako, tupada pa. Tupada ka, hindi nagsisigawan sa labas yan. Padalhan mo siguro natin, sir, ng polis yan. Pabantayan lang, daan-daan. Correct. Dapat yan, pinapa-aresto na itong mga tao na ito dahil hindi na, sinasamantalin nila walang pasok at saka, para sa kapritsyo nila. Hindi naman pwede yun. Ay, sus, Mario, sir. Napakaraming complaints sa atin at ipadadala ko sa inyo ito. No? Alright. Kamukha nito, dito sa barangay 115, Caloocan. Sige, sir. Yung mga bata, matitigas ang ulo. Hindi pwedeng matigas ang ulo. Naku, sis Mario. Dapat yan, yung batas na, kung merong batas na child conflict with the law, wave na muna natin yun. Okay. Sir, hindi ba pwedeng... Kailangan ipatupad muna natin yung kautusan ni Presidente. May suggestion ako, sir. Hanapin yung mga magulang dyan, silang parusahan. Sila dapat sinturonin. Dapat yung magulang ang parusahan dito. Dahil unang-una, sinabihan na sa kanila, anong gusto nila? Unang mamatay ang anak nila na mahawa? Kasi ang pinag-uusapan na natin dito, buhay na ng tao eh. Okay. Sir, medyo maibaho ako, sir, itong bagay ko minsan. Alam ho natin na nagkakaisa ho ang mga nasa gobyerno ho natin. Pero kung minsan, where there's unity, there's some kind of problems pagdating sa conformity, pagsasang-ayon, okay? Unity and conformity, mahirap ho kuminsan ipagsama yan. If you're united, dapat kayo nagkakaisa, nagsasang-ayon tayo. Kaya lang, kuminsan, parang may iba kumukontra o di kaya silihiso yung kanilang pananaw sa ginagawa ng gobyerno. Kung ho'y malilihis ng konti, kayo nasa DILG. Ito ho yung sa Pasig. Tell me about this. Doon sa sikat na mayor, at wala naman akong masamang tinapay ho sa Pasig kay Vico Soto. At yung kanyang pagiging malikhain tulong daw sa publiko, at ito naman kinontra ng DILG mismo kasi the law applies to all or none at all. Ay yun hong pagpapasada ng mga tricycle at medyo nagiging problema ho dyan kasi lately nakikita ko, paglabas ko kanina, may pumapasada, hindi naman pumapasada, tumatakbong mga tricycle. Sino hong huhuli sa kanila? Kasi parang wala ho ako masyado makita mga pulis. Baka nagbabantay no doon sa mga hot spot na yan, o hot area ba yan, o yung mga sinasabing warm, mga malugar tulad ng Quezon City. Nasa Quezon City ako eh. Wala ho akong makitang mga pulis, siguro baka na sa checkpoint. Kaya dito ho, mga dadaanan, yun hong aking sinasabi. Nakakita pa rin ho ako ng tricycle, sir. Actually, totoo yan. Kaya nga ngayon, pati yung mga barangay, kasi yung tricycle na yan, walang panggagalingan yan kundi barangay. Kaya nga dito, sinabihan na nga ni Presidente na huwag silang tataman-taman, pati mga pulis natin. Ako, ang advice ko dyan, i-deploy
yung mga pulis natin, kahit na isang pulis kada barangay, para lang yung augmentation lang, yun doon sa tanod natin. Kasi kada barangay may tanod. Ayun. Meron naman yung vehicle. Na kaya talagang pag-ikot, complete, sabihin ko na, lockdown na talaga ito eh. Mm-hmm. Kahit na anong itawag natin, ang tawag dito talaga, complete lockdown na. Ayun, okay. Kaya dapat na talaga, ako, ang mamaya, papunta na ako ng office at pag nag-meeting kami, talagang i-recommend ko na siguro hindi na tayo pwede na pasaway lang na papapasukin natin. Pag lumabas mm-hmm. talaga, aresto yun na. Aresto na kinakansal. Kasi, ilagay na natin talaga sila sa isolation na, isang isolation na na bahay. Ay. Na talagang doon, na hiwa-hiwalay na sila. Talagang i-house na natin sila. Ayun. Para pagka nakita ng community na mayroong ganito. Kasi ang pinaghahandaan natin ngayon, Idol Ben, mm-hmm. Yung distribution na ng pagkain. Mm-hmm. Matanong ko lang, sir. Kasi meron ho kaming pumapasok ho dito. Sinasabi, pakita na lang kay Yusek Dino, tama po bang ginawa ng Las Piñas government na pumupunta ang mga tao sa City Hall para kumuha ng relief goods? Mali po yun. Kasi Nako. Dapat yan, ang ginawa nila, ibinigay nila sa barangay para walang contact. Yung barangay, kailangan na kaano yun, meron tayong tinatawag na PPE. Okay. Personal protective equipment. Lahat okay. po dapat nang nasa barangay ngayon. Nakagano na. Parang sir. Yung meron na tayong gown sa ulo, mm-hmm. ay meron na tayong cap sa ulo, meron na tayong goggles. Mm-hmm. Dapat gano na itsura ng barangay ngayon, yung mga nagtatrabaho. Pati mga pulis natin. Dapat nakagano na sila, complete protective. Eh, kung sila'y malawayan, ubusok pulis natin. Ay, sus ka. Kawawa naman, sir. Sa bagay na nasabi niyo, sir, kami ho'y sumasaludo ho sa mga pulis, sa mga health workers ho natin, na sila ho'y talagang na-expose. At tama ho kayo sa sinasabing personal protective equipment na dapat ibinabahagi. Siguro in the next couple of days or next week, makikita na ho natin sila in full protective equipment or gear na sunod-sunod. Baka doon na lang ho siguro si seryosohin ng mga tao at medyo makikita ho nila talagang the seriousness of that. Eh susunod na ho siguro, maglalayo na ho sila dahil gano'n na ho ang dating. As much as possible, ako ang inaano ko na this week sana gamitin na ng mga barangay yung ano nila, ipakita na nila kasi kailangan na talaga na gano'n eh. Ayun, Idol Ben, nakita mo lumalaki. Opo. Tama ho kayo. It is high time for us. Talagang strict na measure. Yun. Kailangan na may military na, pababain na natin yung mga military. Sabagay. Tapos iano na natin kada barangay. Mm-hmm. It is high time for us to do that now. Ayun. May tanong pa ho ito. Ano raw po rito to yung mga pamilyang nakatira sa lansangan? Sila ho ba yung mabibigyan ng temporary shelter? Dapat dali na sila. Kasi di ba naglagay tayo ng barangay isolation unit. Mm-hmm. Now, it is high time na i-activate na natin yun. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, a month ago pa namin inutos yan. Mm-hmm. Yung unang memorandum circular mm-hmm. ni Secretary Anyo ay 2020-18. Okay. Alam nyo kung kailan pinalabas ito? January 31st. Uh-huh. Tapos yung memorandum circular 2020-23. Ito ay pinalakas na natin at in-identify na natin yung barangay isolation unit. Bakit, sir? Pinalabas ho ito, February 6. Sir, bakit nagkakaproblema ho sa sinasabing implementation and compliance? Ano hong nakikita ninyo rito? Hindi. Siguro yung mga local official din natin, lalo ng mga mayors, kasi kailangan na, kaya na i-declare agad ni Presidente ng national emergency para yung babalik tayo, funding na naman. Ayun. Baka sasabihin, baka ma-audit sila, sir. Department of Health. Hindi kaya, sir. Kaya kuminsan, ito lang naman, tanong ko lang. Hindi naman kaya sila nag-aalangan kasi baka ma-audit ho sila paggamit ho ng mga emergency fund na yan. May direktiba ho ba sa itaas na it's okay because of the times of emergency and crisis. Kaya yung iba... Meron na nga tayo ngayon, QRF, yung quick... emergency fund. Ah, okay. Yung QER.
Okay. Ngayon ho, buong Pilipinas, meron ng QER. Okay. Kasi naglabas na si Presidente, mm-hmm. ang pwede mong gamitin, 70% ng mm-hmm. calamity fund mo. Ayun, dahil calamity, so, okay, okay. 70% ng calamity fund, alright, pwede okay. na natin gamitin yan. Alright, okay. Eh, sir, eh, kami ho yung nagpapasalamat ho sa inyo sa pag kami nakatawag ho sa inyo at na makakatulong din ho kami sa inyo sa pamamagitan ng programa ho natin sa PTV4, ang Bitag Live, na hindi ho kami naghahanap ng mali bagkos hihingi lang ho kami ng mga feedback ho sa ibaba. Na ako minsan mas madali ho kaming maabot kaya ako minsan tumatawag ho kami. Nagpapasalamat ho kami pagtawag niyo ho sa amin para sabihin mga listahan na napakahaba. We're not really in the business of looking at the list. Kaya lang kung yung mga barangay ho nasasabihin ng mga apektado, siguro sir, kayo ho manawagan sa mga lugar na barangay, Luzon, Visayas at Mindanao, being the secretary of kayo ho, USEC, ano? For barangay affairs. Ano ho dapat gawin ngayon ng mga mamamayan para yung mga serbisyo sa barangay, mga kautusan na sinasabi ng presidente, na kung minsan nahihirapan yung ibang mga mayors. Yung ibang mga mayor, hindi ka maintindihan. Saka, siguro naman, maganda naman ang kalanglayunin. Kaya nagkakaroon problema in conformity. There may be unity, but there's a problem in conformity as to the execution ho, sir, na mga kautusan sa itaas. Kaya nagkakaiba-ibang interpretasyon. Kaya ako minsan, nagkakaroon ng mabagal na pagkilos. Ang akin, balikan nyo lang po yung Memorandum Circular 2020. Das 23. Kasi kayo kang hirap, minsan may mga barangay na hindi nyo binabasa yung memorandum. Ayun. Circular. Nakalagay po doon na may sanction na pag hindi nyo sinunod itong utos na to, pwede kayong masuspindi o matanggal sa pwesto ninyo. Sampunan nyo kayo, sir. Para masuspindi agad. Actually, right now, talagang eto na po yung ano namin, na to the point, na talagang i-ano na namin, na pag ayaw kumilos ng barangay captain, yung first kagawad ang aatasa namin. Patay. Maglalabas kami ng kautusan agad na gano'n. Para, ayan. Ano, iintay namin si Kapitan na tutulog-tulog, tatamad-tamad. Nako. Sinabihan na kayo ni Presidente. Sabi niya nga, pagka na, ano niya na may na-report sa kanya, may tutulog-tulog, tatamad-tamad, pupuntahan niya kayo. Nako, yan. Yeah. Alam niyo na kung ano kasunod nun. Ano, nako. Kaya kami naman dito sa DILG, nakamonitor kami at meron tayong emergency operation center sa DILG na tumatanggap lahat ng reklamo. Mm-hmm. At ito lang, Kapitan, pag nareklamo ka dito, nako. At na-verify namin na nako. Ano, eh, palagay ko maaga ang bakasyon mo. Nako, eh, yun maganda. Na lang pong ano ko. Sa mga mamamaya naman, maging vigilante kayo. Mm-hmm. Sumilip kayo sa bintana ninyo. Yan. Pagkatapos, i-text ninyo yung mga kakulangan yan. Mm-hmm. ng mga barangay captain. Tapos, yun naman pati dito sa checkpoint, may mga report na rin kami. No? Ayun. Mm-hmm. Pagka naman, halimbawa, nag-deliver ng tubig, yung ano, Diyos ko po, wag naman ganun, na, paano na natin? Ganun. Sir, may nagtatanong, sir, ano? Di-deliver. Okay, sir, may tanong, sir. Meron ho ba silang matawagan na text line or anything? Kasi kung hindi, kami ho temporarily tatanggap ho ng mga reklamo at sumbong at bukas ho yung aming social media page. Idol, ibibigay ko kay ano yung number. Okay, sige. Yung number ng DILG tapos right, yung mga trunk line okay. namin. Kasi sigurado, talagang baka masunog yung hotline ninyo dyan sa data. Teka, kinukuha ko lang dito sa ano, ngayon na mismo pagka okay, sige. Na ano natin, ibibigay ko sa kanya para right, time to time. E-airy ko naman sir mamaya. Ah. Sige, maraming salamat sir ha. Oo, at saka ano, this time, yun ang anginan natin na ang panawagan ko, kung gusto nyo pong maligtas talaga ang pamilya nyo, pati kayo, sumunod na lang po kayo dahil ito hong ginagawa namin, nangyari na to po sa China. Naku. Yung pinanggalingan po ng sakit na ito, almost zero na. Naku. Yung kanilang report ano dyan, dahil yung kanilang complete lockdown, ng more than one month and two weeks ay nagtagumpay. Ayun. Kaya okay. ito po yung ginagawa natin dito ngayon sa okay. Pilipinas, lalo sa Luzon and Metro Manila. All right. With that, sir, kami ho nagpapasalamat sa inyo, Yusek Martindino. Oh, thank you very much, Idol. At padadala ko yung number ngayon. All right. Sige. Thank you. All right. Okay, thank you. All right. Well, mga bossing, ito ho ang sinasabi ho ni Secretary Dino. Sangayon ho siya. Doon sa sinasabing paggamit na ng pulis at militar para maimplementa ang katigasan ng ulo ng ilan.
May mga barangay siguro talaga, ewan natin kung paano naging barangay chairman itong mga putok sa buho na to. Yung iba matatanda na, gusto pa rin nasa power, gusto pa rin nila maging chairman. Kahit uugod-ugod, nagkaluslus na, hindi na kayang lumakad, sige pa rin, gusto pa rin. Ngayon, dahil sila'y senior, takot lumabas. Abay, iloko-loko kayo. Ngayon, kami hoy nagbubukas ng ako hoy magso-social media page, ako hoy mag-unfiltered mamaya ng konti. At gagawa ho tayo ng hakbang na pwede ipadala na ho sa amin. Dito ho, kami makikipagtulungan at may number ibibigay din sa atin ang DALG. Pero in the meantime, yung mga videos ninyo at mga ganyan, madali na lang ho, ipadala nyo ho, hashtag ipabitag mo. Dito ho, kami makikipagtulungan. Hindi ho tayo naghahanap ng mali. Pero kung yun ang kamalian na yan, dapat malaman ng sa itaas ng sa ganun ay sila'y mapuna. Baka akala nila dahil busy-busy na, kayo naman napapabayaan na kaya ho may bitag live mga boss. Ngayon, doon sa pagkain, distribution na yan, at ibang mga bagay na yan, at mga areas na yan, mga abuso, mga basura na hindi na nagagawa, natutulog sa pansitan, nagtutupada pa sa Cavite, dito, kamakailan, sa May Quezon City. So lahat hong yan, ready na ho kayo. Maging kabahagi ho ng ito ho'y Bitag Brigade, dito ho. Ito'y Bitag Brigade kontra ho sa COVID-19. Ako na ho nagsasabi dito, Bitag Brigade. Ngayon, kami ho'y virtual hong gagawin natin sa pamamagitan ho ng sinasabing social media. At hindi lang ho dyan, virtual. Kami ho magbubukas at gagawin ho kami ng paraan para makita ho natin. Total gagamitin ho tayong programa na ito, Bitwan Public Service. So, importante ho yung sinasabing dokumento. Huwag ho kayo magbibigay ng inyong analysis na nakikita nyo lang tapos maglalagay ho kayo kasi sometimes yung sasabihin ninyo itong nagpadala ninyo abusado nakita nyo lang nakasimangot siguro nakasimangot ako pagod na pero iba ho yung naninigaw nananapak or natutulog sa pansitan or nagiinuman dyan anumang oras 24/7 DILG hotline pwede nyo hong tawagan kaya lang ito sigurado talagang iinit ho to uusok to depende DILG hotline. Mas maganda ho, ito, bibigay ho namin, due courtesy. Susulat ho namin, DILG hotline is, pwede ba natin ilagay ito sa screen para makita ho nila, para matawagan. But at the same time, mas madali ho sa amin. Hindi sa inaagaw ho namin, mas madali ho sa Bitag. At kami ho, mabilis. E-ere ho agad ho namin, yan, eto ho kasi, kukunin ho rito. Sige, eto hong number ha, 8876-3454. Local 8806 or di naman kaya 8510. Ngayon, pagdating ho naman ho dito sa mga emergency operations center niyo, pwede ho tawagan yung mga local number ho to, no? 8925-0343. Mamaya i-flash ho natin sa screen, mamaya ho yan, bago matapos ang programa para matawagan niyo ho. Kami naman ho, abay napakadali ho, no? If I flash din ho namin yung ating sa social media page of visit us sa pamamagitan ho ng Bitag Multimedia Network sa Facebook page ho namin. Ganon din ho sa aming Bitag Live sa Bitag Pambansang Sumbungan. Yung mga pictures ho, importante, wag ho kayong magkakyaw-kyaw dyan. Madaling magsalita, madaling mag-akusa. Pero wala ho kayong ebidensya. Kami ho, material evidence sa such videos, very important. Please, kung maaaring narinig nyo, tingnan nyo lang kung anong ginagawa. Kung minsan sa nakikita ninyo, kung minsan natutulog dyan, wala kayo nakikita, blanco, alamin nyo lang ho. Pero hindi ho lahat ng mga sumbong, kasi baka mamaya galit lang kayo, kami makikipagtulungan. Remember, hindi ho madali itong ginagawa namin. Ito lang ang aming sinasabi ho sa inyo. Kami ho nagbabalik mga bossing, magandang umaga po sa inyo lahat. And marami ho kaming natatanggap ngayon ng mga reklamo sa aming social media page pa lang sa Bitag Live. Pwede nyo basahin kung kayo ho'y sundan nyo ho kami at makikita nyo. I-post nyo ho habang kami ho'y naka-live and naka-live stream din ho kami. Wag lang ho kayo maglalagay ng mga basurang mga comment ho ninyo. Kasi meron ho kaming very active na admin, madi-delete ho agad kayo. Kaya parang sa amin, gamitin na ho natin pala yung sitwasyong ito para makaabot sa kinaukulan. Ngayon, mamumuna ho tayo kasi tayo ho'y makikipagtulungan. We stand united with the government. Hindi ho perpektong gobyerno natin, kaya lang sinisikap ho nila. Although ako'y naniniwala ho, where there's unity,
there must be conformity. Kung meron ho tayo, tayo ho'y nagkakaisa, importante rin ho na tayo ho'y na sumasang-ayon at umaayon sa mga ginagawa ho ng pamahalaan. Huwag ho kayong paepal. Kayong mga politikong potok sa buhong mga tamad. Makinig kayo. Hindi ko napapangalanan ang mga syudad ninyo kung sino kayong mga talpulano. Magagalit ho ako ngayon dito. Ang kakapal na mukha nyo, nilalagay nyo mga mukha nyo sa mga kit na binibigay sa mga taong sa taong bayan. Hindi nyo pera yan eh. Kayong mga e-politikong kakapal na mukha, ewan ko, saan po kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na nagagawa nyo to? Ang kakapal na mukha nyo, ma-expose kayo dahil may bitag live. Anong sinasabi ng itong isang presidenteng dilaw? Saan po kayo? Sige, sige. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Tama. Saan daw kayo kumukuha? Ako, iba eh. Saan kayo kumukuha ng tibay ng sikmurat laman loob nyo? Mukha ninyo nilalagay nyo sa mga kit, pamimigay yan sa taong bayan. Pera ng taong bayan, buwis ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, kayo, ang kakapal na mukha nyo, hindi lang kapal na mukha nyo, kundi ba naman kayo isang katerbang ewan, magagalit, gunggong. Anong ibig sabihin noon? Tatawagin ninyo yung mga constituent ninyo, pumunta ng munisipyo, kundi ba naman kayo, ay nako, lahat na mura, maga, di ba naman kayo mga utak-ipis, utak-dilis? Ngayon, makakarinig kayo sa akin, di ba kayo isang katerbang mga ewan? Magagalit ho, galit ho sa inyo at nagagalit ho ako kasi sa halip na makipagtulong, umiepal kayo eh. Ang papangit na mga mukha ninyo nilalagay nyo sa kit, kaya nyo bang masikmura yan? Nakakasira ng araw at makita mga mukha ninyo sa kit ninyo, mukha ninyo. At kayo, mga mayor, hindi na ako magbabanggit, ano? Kung sino kayo, kung tinatamaan kayo, bato-bato sa langit, ang tatamaan dapat mabukulan. Wala na maraming satsat. Kinig kayo. Ako'y magsasalita. Ganito. Yung kit ninyo, huwag niyong lagyan ng mukha niyong pangit. Yang mga nakalagay na alcohol dyan at mask at kung anong mga kunting anuman lang, kundi bang kayong sangkaterbang mga gunggong, pupunta sa munisipyo, di nilabag nyo na yung sinasabing social distancing. Linga kayo sandali, kiss-kiss ko mga mukha ninyo para mabura yan. You know, ang tawag dyan, a man without a face or an eyes without a face. Mata lang ang makikita para wala kayong mukha. Pangit naman ang mukha nyo eh. Simpangit ng ugali ninyo. Umiepal kayo sa panahon ng krisis. Sana makaabot sa Malacanang to. At kung sino ho mga cabinet secretary ang nakikinig sa atin, o sa DILG, nasabi ko na kanina. Ngayon, sige ho, magsumbong ho kayo sa amin sa pambansang sumbungan o di kaya sa Bitag Live, sa programa ho ito. Punahin ho natin. Kayo mga nasa social media, kayo ang sinasabing, kayo, sabi na, ito itong taon to, pero hindi ako believe dito ha. Sabi? Kayo. Kayo ang boss po. Lol, laugh out loud. Totoo yan? Ang problema, mga boss, kayo ang boss ko. Akong talaga mga boss niya, hindi mo makikita sila, nagtatago. Ang mga tao pinapupunta sa munisipyo. Kundi naman kaya, oportunistang mga putok sa buho. Ano? Pipila sa munisipyo, sasabihin, kunin nyo itong mga sanitizer, isang mask lang, sabon, toilet paper. Hampas ko sa ulo ninyo yung mangmaya eh. Hindi ba naman kayo isang sampal kayo sa akin. Pakiulat, sir. Tag-isang sampal kayo sa akin. Yan. Ngayon, eto sir ha. Okay, magre-report ako sir. Reporting. Sir, alam niyo ho ba, may mayor ho dito sa Metro Manila. Sige ha. Etong mayor na to, pinapupunta kanya mga constituent, Mr. President, sa munisipyo para kunin yung kit at nandoon yung mukha. At ang mga tao nagagalit, nanggagalaiti. Bakit daw sila pinapipila? Hindi ba dapat ibigay lang naman yon? Anong ginagawa ng mga barangay nila? Sir, what do you say? Tag-isang sampal kayo sa akin. Ayun. Paano po, sir, doon sa ibang... pinaabot ho namin sa inyo. Ito, ganito. Alam ko, magagalit kayo rito. Yung iba naman, sabi, manatili kayo sa bahay. Kami nang bahala, pupunta sa inyo mga bahay at dadalhin kung kinakailangan mga barangay. Eh sir, hindi sila nakikita eh. Nagtatago po sila eh. Saan po? Ano hong gagawin natin, sir?
Tag-isang sampal kayo sa akin. Talaga maganda. Ito na. Kaya ho tayo nagsasalita ng ganito. Makinig ho kayo mga bossing. Ah, okay. Thank you very much, Mr. President. At medyo warning nyo na ho yan. Sakaling makita ho natin, sir, at marami ng mga sumbong sa amin ngayon, at ang sumbong na to sigurado, hindi lang ho sa DILG, at ang DILG sa Barangay Affairs, sa USEC Binyo, sila ho'y bukas sa sinasabing sumbong nila na lahat ng mga pang-aabuso, lahat hong ginawa nitong mga barangay na natutulog sa pansitan, eh, siguro ngayon, panahon, magising-gising na kayo kasi ma-expose kayo. So kami ho'y maglalagay ho ng sinasabing virtual. Ito ho, virtual. Kami ho'y mga bitag brigade, kami na ho, virtual. Pwede ho kayo magpadala ng mga videos ninyo, sumbong. Pati yung mga kit na yan, picturean nyo ho. Padala nyo sa amin. Hindi ho to panahon pa-epal. Padala nyo lang, bigay nyo sa mga tao, huwag kayong pa-epal. Sasabihin natin, manatili sa bahay, huwag kayong lalabas. Baka magkahawa, maintain proper distancing. Pagkatapos, para sa inyong pangangailangan, pumulog sa aming munisipyo, kunin itong mga kit na to na ang mga mukha namin nandyan. Kung hindi naman, siguro suggestion. Kung hindi naman, kung gusto nyo talagang totoo, kunin na lang yung logo or seal ng inyong syudad. Okay? Courtesy of the local government or the city of, boom, the city of, from the budget of the national government. Huwag niyo mukha niyo. Sinasarili niyo eh. Ngayon, ma-expose kayo. Padala lang ho kayo sa amin. Visit at I will go live mamaya ng konti. At pagkatapos, sa social media, virtual ho. Talk to me. Show me something. Kung kayo mga galit, tama ng galit ninyo. Magagalit kayo, tataas ang blood pressure niyo. Siguro mas maganda, ilabas niyo yan sa pamamagitan ng face-off sa amin. We'll open the line. And then from there, we'll go live, unfiltered. Kami ho'y hindi kontra gobyerno. Kami ho'y yung kontrang epal. Ngayon, nagpapasalamat ho tayo kasi kahit na papano, ako nung una, galit ho ako rito sa bagay na konsiderasyon. Yung taxes ngayon, salamat naman. At yung deadline, April 15, extend to May 15. Importante ho rito maging makatao ho tayo. Wag ho sasabihin, may online naman. Ilagay nyo sa online. Sundutin ko may online naman. So, kaya kayo kumisan, hinuhold up dyan eh. Pinapasok yung mga nangungulekta. May mga kahadiyero kayo. Ayan, tuloy. Kine-KFR tuloy kayo. Kinikidnap kayo. Mawawalan kayo ng kita, no? Salamat kay Senator Bongo. This is the guy na sa likod ho. Na ito paran na yung deadline na move ho from April 15 to May 15. Malaking bagay ho to sa mga small businesses in between small and medium na may mga tao because of the taxes, tax relief. Doon ho naman sa mga tax deadline na yan. Sos Mariosep, mga boss, big relief ho yan. Hindi doon sa mga malit na tao kasi okay. Kasi nakakatulong sa ekonomiya. Marami ho nag-push niyan. Kaintindi ko ho si Senator Soto and then si Senator Tolentino. Pero kay Bongo, nasabi, nakausap si Secretary Dominguez, at least na ipatupad. Ayun, mahalaga ho rito. We must be in unity. Kung ano ho yung damdamin sa ibaba, tax relief, tax extension, yung filing of extension, malaking bagay ho yan. Huwag na ho tayong sakim. Huwag na ho tayong parang ewan. May pinatatamaan ba ako? Secret. Yung gusto niya? Bugtong-bugtong. Ang kanyang pangalan ay nauukol sa palengke. Ano bang dibili din niyo? Karne, isda, gulay. Ngayon, nagulay ka na, dulay. Anong sinabi ng boss mo? Papangalanan kita, baka sabihin mo, wala akong bayag.
Nagbabayad ako ng tax ko. Malaki nga eh. Million eh. Ako nagsasabi. Si Ben Tulfo. Maliit lang kita ako, pero bakit ganon? Milyones. Ah, alam ko na. Sa YouTube, ano? Salamat. At yung aking 2.9 ata, kung may penalty. Okay. Di, 2.1 na lang. Iba pa ho yung 2.1 million. Okay. Nagbabayad ho talaga ako. Takot ho ako sa gobyerno. Eh, binansagan ho ako na marami raw akong pera. Kung kano-ano, sanduting ko. May dyan, may mga ombudsman. Sabagay, takot sila ngayon. May penalty. Kung may penalty, naku, just babayaran ko 2.9. Eh, ngayon, 2.1 pa rin. At least mag-iipon pa ako. Maraming King's Herbal pa akong itutulak. Pakita nga muna ng ano, picture ng ano, ni picture ko at saka ni Karen dyan. At least, tutulak ko na itutulak. Pag ako medyo nag-i-endorse, totoo ho yan. Ayan, nakita niyo ho ngayon? Ayan, si Ben Tulfo, mahawak na ngayon. Ayan, o sige, okay. O, ngayon, ilang tulak pa yan para makabayad ako. Mga boss, maraming salamat ho sa inyong pagtutok ngayong umaga. We'll see you tomorrow. Adios.